Hi guys! Magandang araw! Andito po uli ang inyong cool plantita! Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko diligan ang aking Vanda Orchids. Ako dito, ano yan? Pinaghugasan ko ng mga gulay. At meron, kaya siya medyo malabnaw kasi ano yan, pinaghugasan ko rin ng bigas. So, gawin na po natin. Yan, ganito guys, kukunin lang po natin si Vanda Orchids. Sa kanyang, nakasabit lang kasi siya eh. Ayan, so kukunin ko lang siya. Nakasabit lang siya. Kukunin ko lang siya. Tapos, isusoak na natin. Babad na natin siya ng 15 minutes. Tapos, ganun din yung kanyang baby. Ayan. Ayan si baby, si Kiki. So, ayan na po. 15 minutes na. So, balikan na po natin sila. Ayan. Kunin na po natin si Kiki. Kunin na po natin si Kiki. Ayan, kunin na natin siya. Lagay na natin siya dito. Sa kanyang pagkayan. Tapos, si mother naman, sasabit na natin siya. So, after 2 hours, babalikan natin siya pag medyo tuyo-tuyo na siya. Yan. Pag tuyo-tuyo na yung mga ugat niya, babalikan natin siya. Kukuha lang ako sandali ng cinnamon powder kasi gusto ko siya dito pugutan. Kakat natin siya. So, eto na po. Pupugutan na po natin siya. Che-check muna natin yung likuran kasi meron siyang ugat dito, so dito natin siya ikakat dito. So ito po ang gagamitin ko, nalinisan ko na po ito ng alcohol. Matigas pala siya. Matigas. Sandali. Matigas siya. So, eto na siya guys. Inihiga ko siya sandali sa table kasi hindi ko pala siya kayang nakatayo. Matigas pala. Kanyang tangkay. So, puputulin na po natin. Ito na siya guys, napukot na natin. Ayun siya, isprayan natin ngayon siya ng hydrogen peroxide 10 volumes. So isprayan po natin. Naglagay na ako dito guys. Yan, teka, patatayuin ko muna, isasabit ko muna sila. Sprayan natin siya ng hydrogen peroxide. Ayan. Napapatulang natin.
eto, sprayan din natin. So, nakita nyo guys, bumubula. Effective yung ating hydrogen peroxide para maiwasan ang infection doon sa wounds ng ating banda. Alam nyo, may isi-share ako regarding sa hydrogen peroxide. Kasi, meron akong pinatutubo ditong dragon fruit seeds. Inisprayan ko siya ng hydrogen peroxide. And then, after 8 days, oh, 8 days lang yan. Guys, 8 days. Umusbong na siya, oh. Ayan na. Yung kanyang ano. Pero eto, 8 days, lumilitaw na siya. Pero eto, pang ano na ito, 13 days. Kasi, yung ano, right after na nilagay ko yung mga seeds dyan, inisprayan ko na siya ng hydrogen peroxide. So, ang ganda pala ng hydrogen peroxide. Kung gusto mo magpatubo na ng mabilisan. Ayan, mga dragon, ano yan, dragon cactus. Yan siya. So, balik tayo uli. Pasensya ngayon sa ating banda orchids. Lalagyan na natin siya ngayon na para matuyo, maigi. Lalagyan natin siya ng cinnamon powder. Yung kanyang wounds, yung kanyang ano. Yung naputol, pinagputol. Yan, yung naputol. Yung tangkay. Okay. Ganun din yung kanya dito. Lagyan din natin siya. Tsaka, mainam tong cinnamon powder para hindi pupuntahan ng langgam. Yan. Itong ating pinugot, ilalagay natin siya dito sa tabi. Dito sa likod. Sa likod nung ano, main root. So, yan na guys. Yan na yung ating bundle orchids. Yan. So, ito yung ating pinugutan. Diba? Ito siya. Yan. Tapos, yung pinanggalingan niya, ito. Ito sa likod. Yan siya, yung pinanggalingan niya. Yan. Diyan siya nanggaling. Diyan natin siya pinutol. Bilang sila magkatalikuran lang. Yan. 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 So, dito muna natin siya isasabit. Yan na. Diyan natin siya isasabit kasama ng aking mga hanging plants din. Yan. Yan. Ayan pa yung iba. Yan. So, yan. Tabi-tabi sila dyan. Kaya ko siya itinabi sa mga iba pang mga halaman kasi walang nakalagay sa kanyang, nakasabit lang yung kanyang ugat. Yan. Kaya yung moist ng mga ibang halaman makukuha niya. Kaya buhay na buhay siya. Ganoon. Ganoon pag naghangi at pag ano, pag hinanapan niyo ng sabitan, kung saan nyo isasabit ang inyong banda orchids, dapat doon sa naandun siya sa ibabaw ng mga halaman. Para yung moist ng mga halaman ninyo, makukuha ng ugat niya. Kasi nakahang lang yung ugat niya eh. Wala siya, hindi siya pwede sa lupa.
Thank you guys for watching. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Please don't forget to subscribe.